Museum of Natural History. Nais ibang malaman kung paano na buong istrukturang ito. Kaya samahan kami tuklasin ang liwanag ng nakaraan, the architectural story of the National Museum of Natural History. Pambansang museo ng likas ng kasaysayan ay matatagpuan sa TM Callow Street, ilang hakbang mula sa Rizal Park. Ito ay disenyo ng isang Pilipinong arkitekto na nagngangalang Antonio Toledo noong late 1930s. Bago pa man ito matawag na museo, ito ay orihinal na tinayo bilang Agriculture and Commerce Building noong 1940s. Ang disenyo nito ay nakaayon sa neoclassical style na nagpapakita ng simplicidad at complex na disenyo. Sinasabi na noong panahon ng mga Amerikano, ito ay nakasama sa mga gumuho, ngunit maling nirenovate at maling pinuksan sa publiko. Tulad ng mga gusali na makikita sa Italy at France, makikita rin ang pillars na ito na nagsisilbing suporta at disenyo ng isang istruktura. Sa museyong ito, makikita rin ang mga matatayag na pillars na may espesipikong disenyo na ang tawag ay ang Corinthian. Mula sa definisyon ng Greek architecture noong araw, ang disenyong ito ay nagpapakita ng pagiging elegante at sopistikada ng isang gusali. Sa labas ay ating pasukin ang loob ng museo. Mula sa tarangkahan ng museo, makikita mo na agad ang fossil ng isang dinosaur na nakadisplay sa unang palapag. Sa paligid nito ay makikita ang kombinasyon ng itim, puti, at kayumangging mga kulay na naglalabas ng pakiramdam ng kulay ng nakaraan. Sa pagpasok sa loob ng museo, ito ay napalitan ng puting kapaligiran na sumisimbolo sa kapayapaan sa loob nito. Kasama ng mga larawan sa bawat sulok nito ay ang pakiramdam na para kang nasa malaking bahay na muno ng mga mamahaling larawan ng bahay. Sa gitnang bahagi ng disenyo nito, natatagpuan natin ang tinatawag na The Tree of Life, hawit sa DNA structure na nagpapakita ng kahalagahan at kaibahan ng isang puno sa iba pang mga puno. Sinasabi rin na ang disenyo ito ay mula sa ideya ng Japan at ng bansa kung saan ang isa sa mga natayo nito ay isang maple steel o isang Japanese steel making at fabrication company. Sa mga makukulay at magaganda sa mata ng mga pinto at bintana, makikita ang mga disenyong sopistikado na animoy mayayaman ang nakatira sa loob ng museo nito. Bagaman ito ay bahay ng mga natural na hayop at halaman ng ating bansa, masasabi natin na hindi limitado sa tao ang kayang magpaganda sa loob ng museo ng kagaya nito. Pagpasok namin na makakalo sa structure sa kayong art niya sa loob, sa Bisay. Parang, nung nakita na namin yung structure, parang bumalik kami sa parang history ba, parang yung mga kasintayan natin nung panahon na yun. Nakakamangha siya kasi ang galing nila gumawa ng mga replica ng mga parang tayo. Parang tama. First time ko pong mapasok dito. Kusang marami pong mga hindi ko pa nakikita katulad ng mga bato na kaiba, mga hayop, yun lang. Pangalawa po. Ang masasabi ko po sa kanila ay napakaganda po ng museum na ito kasi maganda yung pagka-arrange. Tapos maayos yung mga babantay dyan. Ano pong naramdaman nyo? Overwhelmed po ako. Sige. Parang ganun. Sa pagpasok nyo po ng museum, ano po yung naramdaman nyo po? Ano po yung napansin nyo? Yung syempre, yung ambience ng museum, nakaka-relaxing, gano'n.
Then, ano po yung masasabi niyo po sa design sa bawat floors po pagkapasok niyo po ng museum? Nabigyan nila ng justice yung mga kiniklaim nila na historical na atmosphere. Actually, ako first time ko kasing pumasok. So, overwhelmed kasi una sa lahat, hindi ko in-expect na ganun kaganda sa loob. At pagpasok ko parang na-amazed ako kasi mayroong giant dolphin dun sa taas. So, ayun. Tapos kung doon naman sa ano yung parang question? Yung masasabi niyo po sa design? Sa design, napaka-art. Kasi museum, napaka-artistic yung ano. Tsaka well-organized. Kasi per room na papasukin mo or per kanto sa loob, may mga certain places na para designated lang for, halimbawa, land animals. Tapos meron din mga tawag doon na insects, gano'n, tapos may endemic na mga animals sa loob. Yung last naman po, ano po yung naramdaman nyo as a Filipino habang nakikita po yung display sa loob? Kasi, siyempre, makikita mo yung mga hindi mo nakikita dati. Parang, ma-amit ka na, ay, gano'n. Oh, as a Filipino, hindi lang happy eh, parang grateful, kasi pagpasok mo sa loob, kahit hindi ka nabuhay ng mga panahon na nandun sila, kasi yung iba doon, extinct na. So, nakita ko na, wow, ang galing, may ganito pala sa Pilipinas. Bagamat ang labas ng struktura ng museum ito ay hinahaluan ng neoclassical na estilo, at sa loob naman ay modernong estilo, ito ay hinahaluan pa ng malalim na kahulugan ng mga disenyo sa loob. Taglay rin ito ang mga display na nagpapaalala sa ating nakaraan na dapat nating pahalagahan hanggang sa ating hinaharap. Diyan po nagtatapos ang ating kwento patungkol sa National Museum of Natural History.